And that match, it will be between Indonesia's Onyx Esports versus Thailand's I Do Not Sleep Squad. On the blue side, ay ang Onyx Esports. Once again, for review of our heroes, it will be Thamus, Lolita, Esmeralda, Granger, at Cho. Para naman dito sa side ng IDNS, makita natin ang Kaja, Lunox, Minotaur, Frame Z gagamit dito ng Claude at si Paring Hack. Yan with a 4-4 and A gamit ang Terizla having that Festival of Blood. Okay, kailangan agad sila dito sa may bandang taas. It's gonna be a 2v1, but of course, everyone is capable to make their own escapes with a BMI, with a jump, and even that Chasm Leap. But you could see how aggressive Anti-Mage here, no? Nambubosit lang talaga. Grabe si Anti-Mage talaga, boy. Grabe. Grabe. Grabe, grabe. Grabe. Hindi grabe. Grabe. Alam mo na nakakatawa doon? Kasi papasok pa lang doon sa brush, si Frame Z, kinastan niya na ng ano? Ng Chasm Leap. Para hindi talaga ma-blind spot. Kumbaga, hindi pa nagbubukas yung mall. Yung Ali Mall, yung Gateway, nag-aabang na siya. Ganun siya kalupit, Kuya Shinbu. And actually, isa siya sa mga highlight, highlight players for Team Onyx. Ah, yes, tandaan mo, man, 10 million. Oo. Oh. 10 million ang bumoto dyan. Maski ako, pinoto ko yan. Oo nga eh. Kwento kayo. Nangyari sa'yo. Pero puso natin. Pinagkalulu mo ang bayan para sa border. Oo, oh, syempre na. Ma-border yun eh. Hindi mo naman makukuha yung border pag nanalo Archangel. Syempre, no? Diba? Oh. Well, we'll see, oh, guys. And okay. the most interesting part here is Anti-Mage also played for Luvir. Medyo masakit yan. Superstar, okay. Superstar talaga si Anti-Mage pagdating sa Indonesian scene. Correct. Esports. Pero actually, IDNS talagang sa tingin ko, ito pinakalason sa lahat ng lason. Tignan mo, napakasakit talaga ng Granger damage, yeah, ladies and gentlemen. Lolita, popping the Numinum Blast. Grabe yung combination dito. What a combo! Yeah, tapos tingnan mo yung damage mitigation na ginagawa ng Granger talaga dito, no? Kaya niya pang tankin yan, mga kaibigan. At Legibay! Oh, pero flicker out ni Psycho! Psycho! Sina-Psycho lang kita! Ang galing talaga nitong batang to. Pre, grabe! AP going Psycho! And another kill right there! 3-0. Sasa, man, the aggression coming out from Onyx Esports, Kuya Shinbu. Pre, MSC champion din tong IDNS, ha? And of course, big organization din to. Matagal na ang eksena ng Mobile Legends sa Thailand, mga kaibigan. And still Onyx initiating with a 3-0 and a 2K gold lead. Yes. Early on. And actually, I will, kapag labanan talaga ng Gunner, mas pipiliin ko yung Claude laban sa isang Granger. Kasi Claude pwedeng lumapit sa'yo, pwede mag-BMI. Pero sa ganitong sitwasyon, Kuya Shinbu, kapag naunahan ka ng Granger sa burst damage, bitin yung bitin ang lambot ng Claude, parang tol. Kumbaga, mas malaki kasi yung mga baril ni Granger. Tsaka yung kay Claude. Tsaka si Claude kasi may tumutulong lang na unggoy. So, yung bala ni Sasa dito, no? Tsaka yung bala ni Granger, tumutunog. Detsonata. Pero ito, Anti-Mage, ladies and gentlemen, against Hooligan and Framesy. Framesy, speaking of the Claude, nahihirapan siya ngayon kumuha ng farm, Kuya Shin. Pero hindi lang pre galawan, ha? And of course, aggression ang dinadala ng Onyx dito. Automatic, with their aggression and mini wins, they're able to take big objectives here. Oo, tama. Nako, eto, Psycho ang inuli dito. There's the king. Grabe talaga tong batang to. Hindi pumipiglas, alam mo yun? Hindi pumipiglas. Pero nice pick-off coming up from I Do Not Sleep. Pero nako, gusto ata silang patulugin ni Paring Sasa dito. They will just go for the vampire. At yan yung reflection ng isang veteran team. Again, actually, yung mali dito ng IDNS, kaya naman na 3-0 sila kaagad, is that they're trying to contest Onyx Esports dito. Na, again, sabi nga natin, ang early game ay nasa Onyx Esports, diba? Ang kailangan lang ng IDNS is to drag this game a bit and wait for misplaced mula dito sa Onyx Esports. Now, IDNS, what they did nung nanalo sila, 4v5 sana yun, ha? Pero mamba out sila. Disiplina sila dito, paring Shinbu. And tama kay, kung sanay ang team nyo sa early game, which is Onyx, paano kayo gagalaw sa late game? Yun yung mas interesting panoorin. Happy. So, Hooligan here, flickering out Anti-Mage. Grabe, no? Grabe talaga si Anti-Mage. Pro level, mga kaibigan. Tsaka Thamus talaga, kaya niya lumives nila sa'yo, kaya niya makipag 1-on-3, to be honest. Yep. And there's another pick-off, ladies and gentlemen, onto the Kaja. Yeah. Very nice layering of Rhapsody there by Sasa. Yes. No? Yung Kaja dito, siya dapat ang kumukuha ng picks
Pero sila ang napipitas at grabe, umi-sticker pa parang Shin. Nang napakaaga. Napakaaga. 5 minutes sa game, mga Bobby Tricks. And we got 4-1 here. As Onyx Esports has a 4,000, make the 5,000 gold lead here. Yes. Against IDNS. This is, I think this is very surprising, no? Hindi natin inakala na ganito yung difference yata. Nang sa laro, ano, nang laro mula doon sa dalawang teams. Kasi, eto si Ate Mitch, wala pa nga eh. Parang di pa nagsisimula yung laro. Parang boss niya. Parang nag-warm up pa nga lang siya eh. Oo. Kumbaga sa workout, nagsistretching pa lang. Parang ganun eh. No. Pero, alam mo. Warm up pa lang, pero ang gamit na. May barbell. May barbell na yung warm up. Ganun kalupit mag ano. Ganun mag-warm up. Parang si Eruption. Oo naman. Oh, pero ito, AZ ulit sila. Frame Z will go for the BMI out. There's the Brilliance coming up from the Lunox. They want to chase this. Psycho falling low. There's the burn from the emblem, but it won't be enough to get the kill onto yeah. Psycho. Psycho. Tingnan mo si Psycho, magre-re-engage pa. Mga kaibigan, meron ding! Blazing duet. Si Claude dito na napakatagal kinas. Paring Shinbu, apat ang tao doon sa IDNS sa taas, pero bitin. Pero Tricks, parang wala sa laro dito yung IDNS. Gera ulit sila. Mga kaibigan, re-engage dito. Siyempre yung ating Esmeralda. Tungkol wow. Miskagin na wala sa mga member dito ng IDNS. Sa may habol pa rin, mga kaibigan. At kita mo, Deds, dito naman yung show. At of course, it's gonna be a triple game luck for Anti-Mage. Wow, IDNS sila ang nag-take ng Chani doon kay Psycho. Wow. Pero Kuya Shinbo, ang dami nilang resources na binuhos. Sino pa namatay? Akala ko pre, na-outclass lang ng Onyx Esports yung IDNS dito. Pero I think, medyo wala sa hulog yung IDNS. Kasi pre, hindi naman, I mean it's always good, it's normal lang na mag-expect ka na mataas sa mga pro players. Yes. Hindi yes. Kaga, hindi ko makababa, hindi kaga nag-blazing duet si Framesy. He must be guessing, no, na nag-shun po na bayan or ganon, or nag-jitundo, kaya siguro hindi siya nag-blazing duet. Either way, late yata. Hindi late yata. Late na nai-relay sa kanya na wala nang Shun po pala yung Cho. Tama ka dyan. There's going to be the Art of Thievery coming up from the Cho. Hooligan falling low. Hack. One more hit. But the sight from Anti-Mage will get the claw. There's the new Minum Blast. Anong pasok yun? Dalawa tatamaan, Kuya Shinbu. Oh, apat ang nawala. Double kill for the Tamas Onyx Esports. 7 minutes in. Grabe. Easy, very dominant. Easy border. Easy border. Easy border. Easy border. Ma-unlock yung ano. Ma-unlock yung spawn effect. Mga Bobby Trick. TP. TP out. TP out. TP sa base. TP. Pag ganyan-ganyan lang eh. Nako. Kuya Shinbu. Oh. Napakabilis. Ladies and gentlemen. Magbasa ay mag-rotate ng Onyx dito. And mind you, we are commending IDNS for their very cheesy play style. Yeah. But that is this too pero much. Pero ang hirap, man. Yeah, this too much. I see all cores and all heroes dito ng Onyx. Hindi man lang parang merong isang behind, merong isang lamang. Pare-parehas lamang ang kanilang mga member dito. Correct. Against IDNS. That is a brutal lead. That's around 12,000. And pare, look at the KDA of everyone dito sa Onyx Esports. Oo, lahat lagpas 5 yung assist. So lahat sila gumagalaw dito. Pare, wala yung ano, hindi natin nakikita yung sabihin natin galaw ng Bren, galaw ng Archangel na may naiiwan mag-isa. Yeah. Hindi, lahat dito nagkakaroon ng contribution. Lahat kasali sa thesis. And, yes. So walang tumatakas, no? Walang tumatakas. Deal with the Ice Queen, one here completed towards the Esmeralda. Mga kaibigan, malapang damage na significant ang na-deal dito ng mga taga-IDNS against the Outer Turret Seer of Onyx Esports. And no turret is already available left alive dito sa base ng IDNS. There's going to be the pool, the pickup coming up from the Kajatsu. Heroes falling low for the side of Onyx Esports. Yeah. Their Psycho will get away. The Ring of Order is not enough to get the Joe. Yeah. Naku po! Udil was controlled, pero Rajon Rondo mula dito kay Sasa and also a Rhapsody. May flicker in. Ay, ito, Barilan! Bang! Nakumalis, mabawat yung isa. Oh my glove. Namamas ko po. TP out! Caroling yung ano, yung mga bata. Namamas ko po. Grabe. Oh my God. That is very, very peak. That is too much of a lead here by Onyx Esports. Oh my. And still the same testament. Ginawa nila ito sa Wawa Gaming. Nakawawa. Ginawa nila yung Wawa Gaming. Now, we got IDNS here. Ngayon naman,
yung I do not sleep, Kuya Shin, gusto na nila patulugin. Patulugin, man. Tulog muna kayo. Hapon pa lang. No? Hapon pa lang, siesta. Loko tricks. Binabati ko mga bata na hindi natulog ngayon para manood. Oh my God. Guys, wala namang kabayas-bayas. What we see is what we say. Yeah, it's very... Ang hirap nito para sa IDNS. Yes, and of course, you would want to imagine a comeback here coming in from IDNS. Of course, ito na yun, it's actually a Lord take, pero halos sure itong Lord na makukuha ng, ano, ng IDNS. Surety, surety. Pumupuelo pa yung Onyx, nagre-reposition pa yung Onyx. Ito, Holy God, he wants that Minowans Fury, pero there's going to be a falling Star Moon for Hero Knock-Off, plus the Rail the Dragon, double kill, triple kill. Sasa number one! Yeah, Adela! Sasa! Sasa! Sa Maniac! Sasa! 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 Kaya ba sa mga kapol ba si Sasa dito? May on ba? Mabalik! Sasa Savage! Ladies and gentlemen! And that's the first Savage here in Araneta! Sasa Savage! Oh, ladies and gentlemen, Onyx the Boy! Hi, boy, bye! BB! Uso sa Pinas! Uso sa Pinas dinala dito! Ginawa sa Pinas! Bren is watching, mga kaibigan! Pwede pala yun!